Yo, what's up guys? Welcome sa ating bagong segment na pinamagatang Rapper Profile. Basically, parang attention to detail siya, pero ang tatalakayin naman natin dito ay ang music side ng mga paborito nating artist. At para sa unang episode, ang pag-usapan natin ay isang rapper, record producer, songwriter and actor, walang iba kundi si Raymond Abracosa, aka Abra. Ang makatangibang, sino ba kasi yan? Ako si Abra, Kadabra, handa ka na ba pre? Wala akong pake kung hindi, huwag kang maarte. Wala ka ng amoy boy, wala ka miskiliyap. Nagsisiga-siga ka lang, kaya nagsisisilap. Nagkikis-kiss lang ba to? Kaya nagkikikis lang. O nakikis hindi ba to? Para magkasiklab. Naku, sino ba yan? Sino ba yan? At sino ba yan? Na naman ang buong sambayan yan. Kahit kagong makabago, makatao at makatarungan. Ito na si Abra, tanpadalan. Nung high school student pa si Abra, ang pinapakinggan niya talaga ay Pinoy Rock. Specifically, parokya ni Edgar, Eraserheads, River Maya, and Bamboo. Hanggang sa napakinggan niya nga ang bagsakan na collaboration ng parokya with Glock 9 and Francis M. Yun yung nag-hook sa kanya para makinig ng rap music. Late bloomer si Abra sa mundo ng rap, pero nung na-hook nga siya dito, pinag-aralan niya agad ang larangan. That time din, talagang malikot na ang utak ni Abra sa pag-iisip ng konsepto o ng kakaibang ideya sa pagsusulat ng tula. Ang kulang na lang ay yung medium of expression para maihatid ito sa mga tao. Kaya naisip niya na why not try rapping it. Kasi sa rap, wala namang limits yan, malaya kang sabihin kung ano man ang naiisip mo. Ilan din sa mga mas umimpluensya sa kanya para talagang tahakin ang mundo ng rap ay sina Eminem, Glock 9, Francis M at ang grupong Stick Figas. Ayan, he started rapping and noong 2007, along with his friends Alex and RJ, binuo nila ang grupong Lyrically Deranged Poets or mas kilalang LDP. Gumawa sila ng pangalan sa underground scene hanggang sa nakakasabay na nila sa gig ang ibang may matutunog na pangalan sa larangan ng hip-hop. Year 2009, na-release ang debut album nila entitled The Project. I got a question, pwede bang pakisagot? What if? Wala nang maluluwag na dami. What if? Wala nang mga tunog tao at beat. What if? Wala nang nakikinig ng rap. Naging tuloy-tuloy ang successful run nila. Nakakapag-perform na sila sa ilang TV shows, more guestings, appearances sa concerts, at nagkaroon din ng airplay ang music video nilang Here to Own It sa Mix. Taong 2010, ito ang year na na-establish ang Flip Top Battle League at literally day 1 pa lang ng liga ay present na si Abra as a battle MC. Rinepresent niya nga ang LDP kaya mas lalong nagkaroon ng exposure ang grupo nila. Year 2012 yung talagang breakthrough ni Abra as a solo artist kasi ito yung taon na linabas niya ang Gayuma music video. For its first week, umani agad ito ng million views na that time ay sobrang laki na, lalo na para sa isang rap song. Sinunda naman agad ito ng sunod-sunod na hits, Ilusyon, Deadma at Diwata. Talagang naging certified hitmaker na siya nung time na to. Around this time din ay nabuo ang Artifice Records, isang independent label with the goal na maglabas ng quality music. Isa nga si Abra sa naging mukha ng Artifice at patuloy pa ang successful career niya. More live television performances, radio shows, concerts, outside the country events, collaborations with big name artists at noong 2014, he released his first solo album. At nung stretch na to, naging superstar na talaga siya sa rap industry. Naging dominant siya sa mainstream media pero naging active pa rin siya sa underground still battling sa Flip Top. This was also the time when Abra started to revolutionize the Pinoy rap music videos. Ibang klase din talaga ang production ng almost every music video ni Abra na ilan dito ay kabilang siya as producer or director. Sabi ko nga creative si Abra as a writer pero ibang klaseng skill din yung nagagawa niya sa production part. Talagang every music videos makikita mo yung creativity sa directing, hindi mawawala ang mga plot twist, different and unique concepts at yung mas matindi doon ay kung paano nila nasisiksik ang lahat ng to sa 4 or 5 minute video. At tingin ko si Abra din ang naging pioneer ng mga battle MC cameos na naging trend dati sa mga music videos. Talagang naging influential yung galawan ni Abra at ever since naman talaga ay yun yung isa sa primary goal niya, ang maitaas ang kalidad ng Pinoy rap. Ang
maganda. Mapinagmamasdan kita para nagmamalik mata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. 2017, he starred in the indie film Respeto, wherein nanalo siya ng Best Actor sa Gawad Urian Awards. Kasabay ng movie ay naglabas din si Abra ng EP. Yung character naman na gamit niya dito is yung alter ego niya na si Hendrix. Ito yung character niya sa Respeto. Year 2018, medyo naglaylo siya sa music kasi nag-focus siya sa battle rap at naging semi-finalist pa nga siya ng Flip Top Isa Buhay Tournament that year. Pero still, nakapag-release pa rin siya ng quality songs tulad ng Apoy, Nadarama at Taya. Taong 2019 naman, You Have the Pantasia and Pusong Dragon music video. Again, hindi siya ganun ka-active sa music nung taon na to. Pero ngayong taon naman, he's about to make a huge comeback as he's planning to release an EP. At ngayong month nga, nakadalawang lyric video na siya. Manipula ka, minamanipula ka, pinapaikot ka pa. Masaya diba, diba, masaya dila. Alin sunod sa mga boss na binabos-abos ka, inaalipos na pa. He's also working on his LP na ilalabas niya naman next year. Abra's rap career is far from over. Even though successful na siya as a rapper at wala na siyang dapat patunayan, I think ko madami pa tayong aabangan sa kanya. Mapunta naman tayo sa mga best attributes ni Abra bilang isang rapper. Una ay ang kanyang lyricismo. Hindi pangkaraniwan yung kakayanan ni Abra sa pagsusulat ng kanta. Very unique siya in a way na kahit anong tema ng kanta ay kaya niyang bigyan ito ng justice gamit ang dekalidad na letra. Even yung nasa mainstream na talaga siya wherein nagra-rap siya about kung ano-ano, commercial or promo, ay pansin pa rin na hindi siya nagko-compromise at nagsasacrifice ng quality sa gawa niya. Siyempre, hindi rin mawawala kay Abra ang skill niya sa multisyllabic rhymes. Sobrang natural siyang tumugma at consistent din siya sa mga choice of rhymes na ginagamit niya depende sa tipo ng kanta. Versatile writer din kasi siya. Maaring mas nakilala siya ng iba dahil sa mga hits na love songs niya, pero iba din kumatha si Abra pagdating sa mga mas seryosong subject matter, tulad lamang ng politics, drugs, and other social issues. Pinatunayan na ito ni Abra with some of his classic hits. Dami pa, tangina, kakaubos pasensya. Di lang upuan ang problema. Isang buon na besa, ayaw kong sumalalik sa sunod na presidente. Dapat magbago ay yung mga residente. Puro salita, pero iwala man ang pruweba. Magpapakaproblema para walang protesta sa nakaraang problema. Ano ang solusyon? Kung lahat na nakikita ko isang ilusyon. Yun nga, flexible siya as a writer. Kahit anong topic pa yan, kayang-kaya niyang sulatan and also kaya niya ding i-deliver ito with the proper emotion. Magaling na actor kasi si Abra kaya natural na lang sa kanya ito. And yun nga, yung creativity rin ni Abra very evident naman sa bawat kantang inilalabas niya. Laging may bago, flawless lagi from concepts to execution. Tas sabayan mo pa ng mapaglarong flow na kayang-kaya niyang i-bend para mapunan yung kailangan ng kanta. This guy is just talented. Complete package talaga siya as a rapper. Sobrang daming hit songs ni Abra, pero ilan sa mga personal favorites ko ay ang Abra Kadabra, classic yon, Pusong Dragon, modernong Abra naman ito at pinakita niya din dito kung gaano siya ka-flexible as a rapper, and also Bolang Kristal, wherein na-showcase niya naman dito yung storytelling ability niya. As in, napakadami, mahirap mamili ng isa lang, pero there's no doubt na ang Gayuma ang most essential song niya. Dito kasi nagsimula lahat ng success niya bilang isang solo artist. Kaya kung irarank mo yung mga kanta ni Abra in terms of value and career importance tsaka viewership na rin, mauuna talaga ang Gayuma. Pero in terms of overall lyricism, tingin ko ang best song na nasulat ni Abra ay ang King Inang Bayan. Mamatay ng dahil sa'yo isang karangalan. Subalit mas gusto ko mabuhay yung bakit kay alagaan ng inyo ng bayan. Grabe yung kantang to. Ito yung tipo ng kanta na habang tumatagal ay mas nagiging makabuluhan. Kasi na-portray dito yung matagal na problema ng bansa natin na hanggang ngayon ay talamak pa rin. Hindi na bago ang gantong tema sa isang rap song, no? Pero iba pa rin talaga yung may halong dekalidad na lyricismo. Tsaka iba din yung atake na ginawa ni Abra kasi kahit straightforward na at very aggressive yung lyrics niya dito, ay meron ka pa rin mahuhukay na deeper meaning sa mga sinasabi niya. Tapos fumactor out din yung music video kung saan parang mini movie ang ginawa nila kaya mas lalong nailahad ni Abra ang kanyang mensahe. Abra is one of the most successful rappers nitong nakaraang dekada. To name a few of his achievements, Best New Artist noong 2013 Aliw Awards, Best Rap Artist sa 2014 Urban Music Awards, Music Video of the Year ang Ilusyon noong 2014 Awit Awards, Best Rap Recording naman ang Deadma noong 2015 Awit Awards, Best Music Video ang Cerberus noong 2016 Mix Music Awards, Best Film ang Respeto noong 2017 Cinemalaya Film Festival kung saan siya ang gumanap na bida, at nung sumunod na taon nga ay nanalo siya ng Best Actor sa Gawad Urian Awards.
Tingin ko mas magaling na songwriter si Abra compared to as a battle rapper. Yun nga, he has a creative mind, he's a complete rapper, he's been influential to the modern day hip-hop, quality songs and top-notch music videos, and he's only 29 years old. He's gonna continue to build his legacy, pero as of now, honestly, bilang isang matagal na na-fan nitong kultura, considering the overall rap skills na meron si Abra and all of his achievements, tingin ko he's one of the best rappers not only in his generation but of all time. At yan nga ang unang episode ng Rapper Profile. Kung nagustuhan nyo yon, leave a like, share the video at comment nyo lang sa baba kung sino ang gusto nyong ma-feature for the next episode. Hanggang dyan na lamang guys. Next time ulit. Peace!